Malaking tulong para sa mga working mom ang mga baby carriers. Sa pamamagitan kasi nito, nakakakilos sila habang karga ang kanilang anak, pero babala ng isang grupo. Kumakalat ngayon sa merkado ang mga substandard na uri ng baby carriers. May report si Sherry Ann Torres. Ang ilang mga makabagong ina nakakakilos sa bahay o sa trabaho habang karga ang kanilang mga anak. Sa pamamagitan ito na makabagong baby wrap o kaya ay baby carrier. Isang estilong isinusulong na isang grupo ng mga kababaihan na hango naman sa mga katutubo. It creates a special bond between the mother and the child na kasi di ba pag parating malapit sa yung anak mo, bukod sa masaya kayo parate, kalmado siya, hindi siya umiiyak, wala siyang colic. Tapos nakakapag-promote din ito ng breastfeeding kasi pag madikit sa'yo yung anak mo parate ay yung hormones mo at yung production mo ng gatas ay tataas din. Pero ang grupo naaalarma raw sa pagkalat ng mga di umano'y substandard na baby carrier. Hindi naman sila necessarily na fake kung tawagin, pero sila yung mga hindi dumaan sa safety testing. Dalawang nanay ang nasiraan ng buckles or napunitan ng stitching. Ay yung isang nanay ay nalaglag talaga yung anak niya habang inaayos niya yung carrier niya sa isang mold. Kapag tayo gumagamit ng baby carrier, kasama na isinasaalang-alang natin dito yung kaligtasan ng sanggol na inilalagay natin sa loob nito. Kaya bago tayo bumili o kaya ay gumamit ng baby carrier, kailangan tiyakin muna natin ang kalidad nito. Una mong titignan yung uri ng pagkakatahi ng baby carrier. Ito ba ay stable o masinsin ang pagkakatahi? At kumusta naman yung kalidad ng mga materyales na ginamit dito? At higit sa lahat, kung ito ay buckle type, tignan mong maigi kung ito ba ay mukhang bibigay o masyadong maliit para sa laki ng bata na ilalagay mo. Ito ba ay stable o magiging mas stable kung ganito kalaki ang buckle niya? Ang ilang baby carrier mura nga pero substandard ang kalidad. Malaki raw ang panganib na biglang bumigay ito at malaglag ang inyong sanggol. May matinding epekto rin daw sa kalusugan ang paggamit ng substandard baby carrier, sabi ng isang pediatrician. Kung masyadong mataas yung strap, it can cause suffocation. So you suffocate that child hanggang sa manghina na siya. In a span of 5 minutes, you deprive the brain without oxygen can have already a neurologic effect to the child. Mm-hmm. So kung constanting nangyayari ito, laging na nagkakaroon ng low level of oxygen delivery sa brain, nakaka-apekto din sa pag-iisip ng bata habang lumalaki siya. Ang maayos na baby carrier, sabi ni Policarpio, nakalagay sa label kung saang bansa nang galing. May approved quality tag, listahan ng mga materyales na ginamit at direksyon ng tamang paggamit. Simple lang din daw dapat at walang mabangong amoy o sobrang kulay. Yung mga very enticing, colorful, too much color, and too much mabango. Okay. Yun na medyo, on the extreme side, medyo we might think twice. Mabuti na yung medyo simple, less attractive, total pangkarga lang naman ng bata. Eh. And the bata does not appreciate it. It's the adult people around who's going to appreciate it. Sherry Ann Torres, GMA News.